start, mga kapuso, katulad ba namin kayo ni Maring Lee na mahilig sa malalambot at mababangong unan at kumot? Nako, makinig na dahil hatid namin ang usapang unan at kumot care dito sa... Tibahay! Eto, Mare, matanong ko lang, ikaw ba gaano katagal sa inyo yung gamit mo unan? Alam mo, actually, depende ha. Pero pag kunwari, kita ko nagbubukol-bukol na siya, out na yan. Out na yan. Tapos we buy a new one. Oh. Or ano, palitan yung buong set. Oo. Oh, oh. Wow. Yes. Ikaw na rin. Medyo matagal din kasi parang pag memory foam, di ba, medyo makapal siya tsaka matigas yung gamit ko eh. Oh, so medyo matagal ang buhay niya. Pero right. So far, di ko pala palitan ang 5 years. Oo. Oh, oh. Ano yung nalalaban ba yun? Nag-ano ka ba eh? Yung ang tawag doon, deep cleaning. Ayun, ako. Mare, wala raw tatalo sa tagal ng samahan ni Jules Derama at ng kanyang unan. Magpakwenta tayo sa kanya. Good morning sa'yo, Jules. Hi, Jules. Good morning, Ma'am Susie. Good morning, Ma'am Lynn. Hi! Uy, Jules, gaano katagal mo na ginagamit yung unan mo at paano ka na-attach dito? Baby ka pa ba noon? Mga, bigay po sa akin to ng tita ko for 20 years ago. Wow. Bali po yung punda po yung tang matagal po kasi bata pa po ako, may lignat po sa rough texture. So, yun po yung naging stress reliever ko po, pampatulog. Oo. So, dala-dala ko lagi. Lahat. Like, when you travel, ganyan, kunwari, sakay ka ng aeroplano, dala-dala mo siya. Yes po, hindi siya pwedeng mawala po. Like, naka-travel na to, international na po. Tapos, probinsya, ayun po. Wow, it must feel so lumpy already. I mean, 20 years. Oo, pinakita niya eh. Medyo diba? Nakita naman na ano eh. Oo, bukol-bukol na siya eh. 20 years na po. Wow, 20 years na itong ginagamit. Nilalaban mo ba yes, to? Yes po. Nilalaban po siya once a year po, tapos nalaban po yung unan yung 2010. So parang nalungkot ako noon, sabi ko nawala po yung amoy, tapos nagkagulo na po sa bahay. Pero na-fix naman po. Ay, napatawad mo na ba yung naglaba? Matagal na po eh, bata pa po ako, mga grade 6. Very good, pero actually naman. That's what it is eh, nag-iiba yung smell kasi nga pag nilalap, yes. So ayaw nila. Naku, eh, iba talaga ang kapit mo sa isang bagay na may sentimental value sa'yo. Sa iba, wala lang, pero for you, it's your everything. Jules, maraming salamat for joining us today. Thank you po. Ayan na si Pilo, talagang bit-bit niya talaga sa guesting niya. At saka maliit na, di ba? Maliit lang, can bring anywhere naman pala talaga. Correct, yung picture niya dati parang ang laki-laki. It's just so tiny, pero he loves it. Alam niyo ba na ayon sa isang psychologist, ang pillow o blanket attachment ay isang natural na phenomenon, lalo sa mga bata. Mm-hmm. Sa adults, maaaring dito sila nakakakuha ng sense of comfort, kaya gusto laging yakap o hawak. O pwede rin nasanay lang na ito ang lagi nilang gamit. Oh yes, pwede rin namang bigay ito ng isang mahalagang tao na hindi madalas makasama ng pinagbigyan. Kaya ito yung nagiging representation. Katulad na sinabi ni Jules, bigay sa ng tita niya. Ito yung representation ng taong yon. Ayan, dala-dala niya sa lamay. Oh my actually, gosh, no? Everywhere talaga. Pero ang ating mga love na love na unan, dapat nga binibigyan din ng tamang care. Yes. Idamay na natin pati yung mga kumot. Kaya alamin natin yan, kasama si Christine Poldo, isang cleaning expert on how to take care of it. Good yes. morning, Christine! Hi, Christine! Good morning po, Mrs. Lee. Actually, for the kumot and unan, dapat malabhan ang unan at kumot every 3 months. Kung hindi regular na nalalabhan ito, pwede itong mag-cause ng skin irritation, pimples, pwede rin itong bahaya ng surot, bed bugs, or last night. Uh-huh. So, sorry, you're talking lights. About kumot lang or unan? Ano yung ano? Kasi ang bedsheet mas madala siguro, no? Than 3 months, no? Yung unan po. Yung unan. Oh, definitely. Pag yes, binahaya niya ng mites. Dust mites, Ang sakit sa balat. At sa paglilinis ng unan, ano nga ba ang tips na maibibigay mo, Christine? Gumamit ng maligamgam na tubig para mas madaling matanggal ang dumi. Kung foam or latex naman, hand wash lang dapat para hindi ito ma-deform. Ah, okay. So hand wash lang para hindi ma-deform yung latex. Tama? Ito yata. Yes. Oo, yan yun. Oo, matigas eh. Oo. Medyo matigas nga siya. Alright. Pero medyo matagal tumatuyo din, ano? Kasi ang kapal ng foam eh. So,
dapat you definitely should do it on a sunny day. Yes. Yung summer, yes, siguro ang dami naglaban ng unan for sure. Good idea. At saka pagka nilalabas mo sa araw, pati yung dust mites sa simat. Ayun, correct. At saka natural sanitizer ang sun, di ba? Oo. Ano ba mga tips na pwede mo i-share sa amin, Christine? Pwede rin po itong gamitan ng baking soda, suka, para makasigurong hindi magamoy kulob. Aha. Ang suka ay nakakatulong rin sa pagpapalambot ng kumot. Okay, would you advise bleach kaya para mamatay din? Di ba kasama yung bleach na pwedeng pagpatay ng mga surot and stuff like that? So, would you advise na pwedeng ibabad sa bleach ang mga unan natin? Yes, correct. Para hindi pumupas ang kulay ng kumot, pwede rin gumamit ng asin, ihalo ang detergent, o kaya direkta sa tubig. Ah, okay. So, hindi bleach? Hindi bleach. Hindi bleach yata. Okay, asin at saka sabi niya yung okay. Right. So, Alright. Thank you so much, Christine! Thank you, Christine! Thank you so much for your tips sa amin this morning. Ayan, marami tayong natutunan sa kanya. Basta take care of your unan, ibabad yun sa araw habang meron pa tayong Actually, araw. Actually, totoo yun. Ganun lang naman siya kasimple, papainitan nyo siya. Uh-huh. At bukod sa mga tip na ibanahagi sa atin ni Christine, syempre meron din kami mga tips na ibibigay sa inyo ni Maring Lynn. That's right! Dito tayo sa folding properly para ma-store nyo siya ng maayos, diba? Uunahin ko na yung fitted sheet. Right. Ang fitted sheet, siya yung merong may corners. Yes, ito yung nilalagay may garter natin sa corner. May garter. Like so. So, ang tamang pag-fold yun, actually, it's very easy. So, fold nyo half, di ba? Tapos, ipak-in nyo lang siya. Like so. There. Tuck it in. Yan. I-follow nyo yung shape niya or yung direction niya. And then, you just fold it like that. Yeah. Ta-da! Medyo wala akong buwelo, wala akong kama. Ayan. Tapos, just fold it within each other. There. Sa ilalim. There. Tapos, ipasok nyo ng ganyan. And then, pasok ko ng ganyan. Squared out. Rectangular na siya. Oh, hindi na siya lunduy-lunduy masyado na, sa labas. Yan. Tara, mafa-flat yun na siya ng ganyan. And if you want, pati para partner-partner sila, pati yung fitted and pati yung sa unan, pwede itak na rito para isang grupo sila nakalagay sa isang lugar. Wala nang hanapan na Actually, that's na mahirap, the best tip. Diba? Ilalagay mo siya dun sa ano? Sa loob, sa diba? Loob ng kanyang pillowcase. Mm-hmm. Ito naman, isang ito, sa flat sheet naman to or sa kumot. Yes. Yan, pwede nyo siyang gawin pag kunwari napakarami yung oras sa bahay. Charot. At ayaw nyo siya i-fold ng square lang. So pwede nyo siyang i-fold. Board ka lang, Mari. Wala ka magawa. Gusto mo lang pa iba-iba yung ano. Triangle siya. Tapos gagano mo yung isang dulo dito. Mm-hmm. Tapos ilalagpas mo yung isa naman dito. Fold mo siya. Tapos iro-roll mo ngayon siya. Yun. Oy. Ngayon, para na siyang mukhang lumpia, di ba? Pwede nyo rin po ito gawin sa inyong mga table napkin sa bahay. Di ba? Di ba yung mga table napkin folding? Pero maganda yun kasi, for example, some people, ayaw nila yung nakapatong-kato. Kasi pag kinukuha nila mahirap, yan, yung mga nakarolyo, it's easier. Towels nga, I like it pag nakarolyo, di ba? Makikita mo pang ganun kung ano exactly. Yung pattern. Kung anong easier. Flavor ng loob ng lumpia, kitang-kita mo siya. Easy storage yan. Yes! Sana po may natutunan kayo kahit isa lang dun sa mga ginagamit. Sa mga kalokohan namin, okay.